Walang katumbas, walang kapantay, di na'y babalik, di na hihiram. Buhay ay iisa lang. Isang kilos protesta ang isinagawa ng mga progresibong grupo at individual sa Baguio City kasabay ng pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng karapatang pantao noong 10 ng Disyembre sa Post Office Park ng lungsod. Panawagan ng mga nagprotesta ang pagbibigay halaga at proteksyon sa karapatang pantao laban sa marahas at malawakang paglabag ng Administrasyong Duterte. Kasama rin sa kanilang panawagan ang pagtitiyak ng pamahalaan sa serbisyong pangkalusugan at kabuhayan ng mamamayang Pilipino sa gitna ng pandemya at panlipo ng krisis. Partikular sa lungsod ng Baguio, tinutulan ng mga grupo at individual ang privatisasyon ng mga batayang serbisyo at pasilidad kagaya ng transportasyon at pamilihan. Tinuligsa nila ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng jeepney phase-out at korporatisasyon ng Baguio City Public Market. Nauna nang kinundena ng mga apektadong sektor ang mga programang ito sa mga nakaraang pagkilos, kagaya noong 30 ng Nobyembre, Bonifacio Day. Samantala, inilahad ni Christian Dave Ruz ng Kabataan Party List Cordillera ang tumitinding atake sa mga kabataan. Pinaratangan sila sa mga online post, tarpaulins at posters ng mga terorista at recruiter ng New People's Army o NPA. Sino ba ang nagbibigay ng dahilan sa mamamayan para mag-aklas at maging rebelde at lumahok sa armadong paikibaka? Hindi po kami yun. Ang may dahilan, kagaya ng nailantad sa ating kasaysayan, ay ang santaan panlilipos at kahirapan ng mamamayan. Ang kawalan ng trabaho ng mga manggagawa, kawalan ng lupa ng mga magsasaka, ang kawalan ng karapatan ng mga kabataan sa edukasyon. Ito po ang mismong nag-aanak ng libo-libong mga mamamayan na pinipili ang labas ng armadong paikibaka. Hindi mga aktivista, kundi ang mismong inustisya sa ating lipunan, ang siyang number one recruiter ng rebellion sa ating bayan. Pinanawagan naman ni Reverend D. Lagitnay ng United Church of Christ of the Philippines ang pagtutuloy ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines at ng gobyerno ng Pilipinas. Paulit-ulit na sinasabi ng Kaerik na yan, ang mga pare, pastor, madre at seminarista kasama sa kadre. Mga kapulisan at kasundaluhan, pumunta kayo sa aming mga simbahan. Maghanap kayo ng armory. We will challenge you. Mga Biblia, mga oska ang makikita ninyo doon. Hindi mga armas. Bago magsimula ang protesta, nagkalat sa lugar ang mga poster na nan-red tag sa mga miyembro ng Cordillera People's Alliance. Mariing tinuligsa ito ni Windel Bolinget, chairperson ng nasabing grupo. Wala nang naiiwan pa na dahilan ngayon at na tayo matakot pa. Alamin, itinagpera namin ang tibublema. Pisamin tayo! Pisamin tayo! Dahil pa tibublema ni Duterte na kalugugit. Pisamin! Saan tayo nagpapin? Ang pananakot ay pananggalian labang. Pero ang paglaban ng mamamayan ay walang katapusan. Fight kasta, mga kasama, ang kakailan di bagyo. Inulat natin ang ating mga mata. Ito ang nangyayari sa gitna ng pandemya ay dapat wake up call sa atin kung matino ba talaga ang gobyerno ito. Kasama sa protesta ang isang effigy at sining nalikha ng Dapayan ti Kultura iti Cordillera, sulong likha at ugat lahi. Sinisimbolo ng effigy ang karahasan ng kasalukuyang administrasyon.
ang patuloy na pakikibakan ng mamamayang Pilipino at ang napipintong pagbagsak ni Duterte. Now,